Isa itong pagpupugay kay Ronnie Coy Monge, isang mabuti at mahusay na elektrisyan, kaibigan, asawa, ama, at isang marinong Pilipino. Ako nga pala si Ronnie Monge, natabla sa akin Coy, taga Cavite, General Reyes. Ako pala ay graduate ng electrical engineer. Tapos kumuha ko ng board exam. Swerte, nakapasa. Then, nag-work ako sa lupa. After that, nag-apply ako, magbarko. Pero hindi kagad ako ng actong maging electrician. Maling naging assistant electrician muna ako, mga araw 7 months. And then, pag-uwi nung senior electrician ko, na-promote agad ako. Saka ako yung kagad na electrician doon. Medyo, kung na-handle yung responsibility, medyo mas mahirap ako ito. Para doon sa naging assistant electrician. Bilang electrician, ano ba ang trabaho ng electrician on board? Una-una sir, kine-check ko sir kung meron mga grounding sir dito sa mga maker. Kasi yan sir, saka yung mga panel board, kine-check ko sir. Turo mo. Ano sir, mga panel board. Panel board? Kine-check ko kung okay lahat yung mga automation niya sir. Kung may standby, nga rin na matay yung isang bomba. Kung gagana uli yun, pagka let's say nagloko para hindi magkakaroon ng breakdown, sir. Bakit kailangan ang isang electrician on board? Hindi madali ang maging electrician on board kasi siya ang tawagin lalo na sa mga emergencies sa makina. Okay. Dito tayo ngayon sa oxygen analyzer. Bali, kakalibrate muna natin ito para yung reading sa IG plant, may iwasan natin yung error or measurement na bali yung pinapakita niya, yung correct reading na pinipintay natin na 3-5% oxygen content. Bali ngayon, lalagay natin ito sa sa air pressure para makalibrate natin yung spangas. Bubuksan natin yung oxygen para itong barbula na to galing to sa labas yung oxygen content niya. Bali, mimintay natin yung reading na 20.9%. Ito na yung meron siya. Titignan mo yun ito ngayon yung ito yung regulator niya kung ayan. At may tumataan siyang air. Pagpunta dito sa oxygen analyzer na 20.9. Kita mo, dahan-dahan siya tumataas. Mamaya yan, pagka hindi siya sakto 20.9, hindi natin siya ikakalibrate na spangas, kung tawagin, na 20.9%. So, hintay lang natin yung reading ng oxygen hanggang dahan-dahan niyang gagawin siya tumataas hanggang 20.9. So, hintay lang natin. Siguro mga 3 to 5 minutes. Same. Ayan, umabas na yung 20.9. Yan yung sinasabing span gas. So, ayun, punta tayo ng sa nitrogen. Yun yung tinatawag na zero carburetor. Ito, lagay natin sa zero, sa selector niya. Yan, ito po. Nagsa na yung umaksak, di ba? Puso natin itong gas, yung nitrogen gas niya. Nitrogen patent. Kaya naman, under mismo siya ng chief engineer. Ang specialty niya ay troubleshooting, pagbubasa ng mga layouts with regards to electrical and electronic issues.
ako po'y taos-pusong nakikiramay sa inyo. At malungkot mo man yung nangyari, eh, nagulat din po ako. At sana po'y, sabi niyo nga, hindi pa rin kayo nakaka-adjust. Po naman po, siyempre, nakita ko naman kung gaano talaga siya kakuha sa inyo. Makikita naman dahil nga may isang portion na nabanggit ko na itong si Elec ang pinakalagi naghahanap ng signal hanggang bridge po. Ibig sabihin, di ba ho, engine siya eh, nasa engine siya eh. Aakit yun ang bridge para lang makontak kayo, yung gano'n siya ka, basta may signal, ika nga para makapag-communicate. Kasi di ba napaka-importante ko ng communication sa mga sa isang marino. So, yun. Ito matindi. Lagi na minsan nakakaabot ng bridge to eh. Pero kasama to, pati misis ito, talagang kumukontra sa mga in-check. Nakikita mo yun eh. Kaibigan, bakit importante yung ano? Importante yan, sir. Para yung una-una, yung communication natin sa mga family natin, para nalalaman mo yung updated kung nangyayari sa Pilipinas. Ay, yun ang papatibay, sabi nga ni Noong, yun ang papatibay sa samahan ng pundasyon ng mag-asawa, sir. Yeah, kasi hindi kailangan mawala yun, no? Ah, sir. Napaka-importante. Okay, so yun. Anong pinakamasarap na parte ng buhay ng Marino, Elec? Yung pauwi na, sir, siyempre. Nakahinga ka ng tapos ko ni Pagrata, sir. Makakasama na muli yung family. Lumapit nga sa akin yung si Koy kasi gusto niyang makasama sa first batch ng mga uwi kasi gusto niyang surprisahin yung kanyang asawa at ipaghanda nang hindi niya alam sa talagang sorpresa dahil 50th birthday ng kanyang asawa. Ikaw, Joe, kung sakali may iwan ka, Joe, anong gagawin mo? Stay on board, stay more money. Ayan. Ikaw, sir, pag ikaw na iwan, sir, anong gagawin mo, sir? Tuloy ang laban. Tuloy ang laban? Patak ng metro? Tuloy ang patak ng metro. Kasi iniipon ko lang ko kasi yung mga activities namin that kung makikita nyo sa vlog ko. Tapos, yun nga, isa nga siya sa aking kwan dahil wala pa akong nagawa yung buhay nga on ang Nico, ng electrician, tsaka at least kahit paano, ika nga iwala na siya, edi, yung sa akin sa Halloween, ay may maalaala kong nagawa na para i-promote din, medyo masakit nga din ho, sa side nyo dahil maaga, tapos nakita ko nga medyo malilig pa yung mga anak nyo. Pero ang kwento naman niya, kahit paano daw naman, nga, napanggit din niya na nakapondar daw naman dahil 20 years na daw siya nagmamabarko kaya na may 15 years nagsasama kahit paano daw naman himina ipundar. Pangarap mo bang maging seaman o paano nangyari? Bali sir, wala akong plano sana mag-seaman kaso yung pinsan ko, kapitan sa barko sir, siya nag-urge na magbato kasi malaki daw yung sahod tapos para makakita ka na travel around the world. So, nung una mong pag-acto na ngayon, pagsang pa ng barko, may idea ka ba o just parang nakikita mo lang sa mga balita, YouTube o ano, sa kapitan mong pinsan o ano? Bali, wala ta sir, wala talaga idea, kahit zero talaga sir, zero. Kaya nga dati, nung pagsampa ko, natin sa kontrata namin na Sabado, half day. Sumampa kami ng Biyernes ang hapon, then kinabukasan, Sabado, so nakita ko na half day sa Sabado. Itang tama no, nung time na yun, uso pa yung may mga maraming umakit na babae sa barko sa Australia. Maraming mga umakit. So, in-invite lang ako nila na kumasyal sa labas. So, yun, nagpaalam ako sa sa electrician ko, kung pwede o lumabas yun. Pinayagan naman ako. Okay. Hindi, ang ibig sabihin sa trabaho ba? Magkaiba ba ito o sa dati mo? Magkaiba kasi dati sir, yung una kong sampa sa mga cargo ship lang sir eh. And then after mga 10 years siguro, bago ako nalipat ng tanker. Okay. Hindi, yung sa lupa, anong trabaho mo naman doon sa lupa? Para ikaw, compare sa barko. Yung similarity naman kahit pa ano. May similarity kasi sa sir, trabaho sa mga planta sir eh.
So yung mga troubleshooting sa electrical, halos parehas lang. So ilang taon ka na bali ngayon na sa electrical? Bali siguro mga 20 years na may concern. Ah, okay. So at least, ano ba ipayo mo sa mga gusto magsima na halos related din sa'yo? Okay ba? O iba rin yung may mga electrician din sa mga kumalaki kumpanya, sa barko, o enjoy ka na rin sa trabaho mo ngayon? Enjoy na rin, sir, kasi bali dito na lang pupunta ng bahay, sasakyan, compare mo sa lupa, hindi mo kagad mapupunta rin mga ganong bagay. So ano maipayo mo sa mga magmamarino o kahit anong kurso nakuha nila? Mapapayo ko lang, medyo tipid-tipid kasi pandemic ngayon. Kaya makaipon, and then kung ano, makaipon din, puntar kayo ng mga gamit nyo. Kung sakaling marami ng puntar, edi pwede kayong mag-ano, sir, mag-agaw mag-retiro kung may ano na kayo puhunan. Okay. So, ano ko, paano, kasi nung huli ko nga, kung pag napanood yung video nyo, nagkamay pa kami dahil kami negative. So, kung isasama natin yung pangyayari, saan mo siya nahawak? Matanong ko lang. Hindi ko rin po ano eh. Kasi umaatin po siya ng training sa Far East. Pumunta kami. Nagnaik pa nga siya eh, 2 beses. So, yan, ano, medyo maliliit pala yung mga anak nyo. Ay di, at saka alam ko, ang mga babae daw, lagi ano eh, gusto sa daddy. Ano po ito? Si alam, kalimitan daw si yung ganun eh. Si Step. Siya yung laging naka ano sa papa niya. At saka napakabilis talaga dahil sabay-sabay kaming sumampa. Bobo talaga, sabay-sabay. Tsaka siya ang huli ko talagang na-interview din eh. Kaya nga yung mapapanood. Sabi niya nga ho eh, nandun daw kayo sa ano niya. Nung paalis na nga po kayo siya, 'di ba, sa hotel. Sabi niya nga, ano nga daw, andun nga daw kayo nag-i-interview. So, yun, bilang hong asawa, anong masasabi niyo kay Koy para na lang alaala sa kanya? Ano po, cool lang siya. Kahit na alam mo yung pagka galit siya, yung hindi masyadong ano ba, yung pagka nagtaas lang ng boses, magtatanong mo ako, galit ka? Sabi niya, hindi, ganito talaga ako masalita. Parang ganun po. Pag yung nagtaas siya, galit, ganyan. Sabi niya, hindi, ganito talaga ako, parang di ka sanay. Ganyan lang po yung lagi niya, ano. Sinasabi. Si Juan muna yung pangalan. Anong parang nahihiya yung sa katago? Anong pangalan po niya? Si Gian. 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 Si, ano, parang ano, parang alaala lang sa daddy mo, di ba? Siyempre, nami-miss mo rin. Anong masasabi mo si daddy mo? Parang gano'n. Gusto ko lagi makipaglaro sa amin. Wala na makikipaglaro. Ano ba nilalaro nyo kalimitan pag umuwi siya? Puro computer o hindi? Mga iba rin. ML po, tsaka po COC. Ganon. Kumusta na yung papa's girl? Anong tawag niya? Daddy o papa? Papa. Papa. So, siyempre, mamimiss mo yung papa mo. Ano ba namimiss mo sa papa mo? Gusto ko po hug. Hug. Tatuwi mo. Maging marino. Opo. Ikaw, gusto mo? Opo. Ano gusto mo? Maging electrician din o kapitan na tulad ko o engineer? Electrician po. Ha? Electrician po. Electrician din. Idol mo ang papa mo. Laki. Si Riniel. Riniel. Gusto mo rin magmarino o seaman? Opo. Electrician din? Opo. Puro electrician. Sige, sa bunso, anong gusto naman niya? Doktor po. Ano? Doktor po. Doktor. Gusto mo ikaw mag-alaga sa mama mo, ano? Halos sabay-sabay kaming nag-join sa Manila noon. Pero hindi naman kami pwedeng sabay-sabay umuwi
So, gumawa ako ng prank. Yung mga gustong-gustong umuwi ay biniligtad ko. Sila ang maiiwan. At isa na sa na-prank ko ay si Elekoy. Patanggas na rin, ito sa Cavite, kapit bahay eh. So, okay, pasundo na tayo, nihintay na rin. Sige, good luck, good luck, good luck. Good luck, sir. Nihintay rin na sa sige, sige. Mula sa mga opisyalis at crew ng MTS Puma, ang aming taimtim na pagdarasal para sa iyong kapayapaan. Elekoy, sa muli mong paglalayag sa iba yung landas, nawala ng mga along, kalungkutan at bigati. Mananatili sa aming alaala ang iyong masasayang mangiti. Paalam, Elekoy, ang iyong kapitan.